Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Binasag ng mga rescuer ang bintana ng bus na ito sa Lupi, Camarines Sur. Naipit sa loob ang driver nang sumalpok ang bus sa isang nakaparadang truck. Natrap din ang mahigit 20 pasahero dahil nawasak ang pinto ng bus. Ang iba pang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas! Narito na ang malalaking balita sa Frontline. News 5 Exclusive, transgender woman sa Pasig, patay matapos sakalin at bugbugin ng mga kainuman. Tangke ng tubig sa rooftop ng isang gusali sa Parañaque, biglang sumabog, 10 sugatan. Pangulong Bongbong Marcos patuloy na humihingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa laban sa mga agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. 9 na tripulanteng Pinoy nang na-hijack na barko sa Gulf of Oman, nakauwi na sa bansa. British singer-songwriter Ed Sheeran nakijamming sa Ben & Ben sa kanyang mathematics concert. Bago yan. At sa viral yan, cute na asong nag-alabibe, trending. Patay ang isang transgender woman matapos sakalin at bugbugin ng dalawa niyang kainuman sa Pasig. Ang karahasan nag-ugat daw sa pikunan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Sa susunod na buwan, 30 anyos na sana ang transgender beauty queen na si Danilo Casimiro o mas kilala bilang Shaina Nazaret. Pero hindi na siya aabot sa birthday niya matapos mapatay ng kanyang mga nakainuman sa Barangay Pineda sa Pasig City. Kwento ng ina ni Shaina na si Belinda, March 3 nang magtungo raw si Shaina sa bahay ng kaibigan para sa inuman. Pero ang masaya sanang banding na uwi sa pananakal at pambubugbog kay Shaina. Parang nakaupo lang na gano'n, tapos yung eman na yun, yung software. Sabi, hindi ako makainga, tumumba na. Pagtumba po, ulit ayun, sumubsob, doon na nila pinatulungan ano yun. Gulpihin talaga. Kinaumagahan, nakauwi pa raw si Shaina sa bahay. Puno ng pasa at pilit pa raw pinagtatakpan sa kanyang ina ang nangyari. Sabi lang po niya, nadulas yan, hindi siya sabi mag-ginulpe. Nadulas lang daw po siya. Ganun nangyari. Ito ang iniinda niya. Tsaka ano, talaga iba ng ano niya, tsura niya. Nandidila talaga na nangingitim ito. Tsaka parang hindi na siya nakakakilala. Dito na raw pinilit ni Belinda na dalihin sa ospital si Shaina. Na-confine si Shaina ng 3 araw hanggang sa tuluyang bawian ng buhay dahil sa hemorrhage o pagdurugo sa ulo. Humingi ng tulong ang pamilya ni Shaina sa mga pulis. Natunton ang 2 sospek sa tulong ng isang testigo. Kabilang sa nahuli si alias Rodrod na sa inuman lang nakilala ni Shaina. Katwiran ni Rodrod sa panggugulpi sa biktima, tila nagdilim ang paningin niya sa pang-aasar ni Shaina. E
kinasar nitong Danilo si Rodrod. Sabi daw niya, ang pangit mo. Lumanon yung si Danilo. Sinuntok niya, sinipa-sipa. Ang sumakalumano kay Shaina ay ang mismong kaibigan nitong si Elias Eman. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang dalawang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sumabog ang tangke ng tubig sa isang gusali sa Paranaque kagabi. 10 ang sugatan. Nasa frontline ang balitang yan, si Ian Suyo. Sa pulso video na ito, ang malakas na pagsabog sa poste sa tapat ng isang gusali sa Quirino Avenue sa Paranaque City kagabi. Layo kayo ma'am, layo. Tubig oh. Huwag kayo sa gilid. Basa kayo. Ang mga tao sa lugar, nagmamadaling umalis. Nangyari yan matapos sumabog ang isang water tank at bumagsak ang bahagi ng gusali. Kuwento ng mga tao sa lugar, pasado alas 9 kagabi nang makarinig sila ng malakas na pagsabog. Bigla po may narinig na pagguhay, then bigla pong bumagsak yung tubig po simula sa taas. Then nagtakbuhan po lahat ng tao. Pag-uulog po ng tubig, sumunod po yung imbakan nila ng tubig. Doon na po sumabog yung transformer. Ang mga sasakyan at motorsiklong nakaparada sa paligid, napinsala matapos mabagsakan ng mga debris. Ayon sa barangay, sa 12 palapag nakapuesto ang sumabog na tangke. Malamang either sa sobrang lakas ng pressure or puno na po yung tubig. Sa pagkakaalam ko po dito, may mga restaurant po dito sa first and second floor. And then yung upwards is still under construction. Agad isinugod sa ospital ang nasa 10 sugatan sa insidente. Ang isa sa mga biktima na sakay ng e-trike, nagtamo ng mga galos sa ulo at paa. Tinamaan siya ng mga debris at tinangay pa ng tubig. Magdi-deliver po sana kami ng pagkain. Tapos yun, bigla pong lockout ako eh. Hindi ko po alam kung ano nangyari. Basta may bumagsak po sa amin. Tapos basang-basa po kami. Sinagot naman ng kumpanyang may-ari ng gusali ang pagpapagamot sa mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. 5 ang sugatan sa pagbangga ng pampasaherong bus sa isang truck sa Camarines Sur. Kinailangan pang basagin ang salamin ng bus para mailigtas sa mga pasahero at driver. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulgencio. Binabasag ng mga rescuer ang salamin sa driver's seat ng pampasaherong bus na ito sa barangay Kabutagan, Lupi, Camarines Sur kahapon. Naipit sa loob ang driver ng bus matapos bumangga sa nakaparadang truck na nasiraan naman sa kaparehong highway. Ang mga pasahero, una nang pinadaan sa bintana dahil hindi mabuksan ang pinto. Inabot pa ng ilang oras bago naman naiyalis sa pagkakaipit ang bus driver. Lumalabas sa pagsisiyasat na hindi agad nakita ang early warning device sa kalsada. Masyado raw kasi itong malapit sa nasiraang truck dahil dito hindi agad nakapreno ang bus. 5 ang sugatan sa insidente. Agad silang naisugod sa ospital at maayos na ang kalagayan. Sa Pagpilaw, Quezon naman, nawasak ang welcome arc ng Bondoc Peninsula. Isang truck ang sumabit dito. Wala namang nasaktan. Hinihintay pa ang heavy equipment para tanggalin ang debris at tuluyang maialis ang truck. Pinangangambahan namang tuluyang gumuho ang arko dahil sa nasira nitong pundasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng Ramadan. Sa mensahe ng Pangulo, umaasa siyang mapapatatag ng selebrasyong ito ang ugnayan ng bawat isa. Magsilbi raw sana itong paalala na maging mas mapagpatawad at magkaisa tungo sa pag-unlad. Dagdag pa ng Pangulo, sinasalamin ng Ramadan ang mayaman nating kultura at matatag na pananampalataya. Ang Ramadan ay isang buwang ginugunita sa pamamagitan ng pag-aayuno o fasting ng mga Muslim. Taunang pag-alala ito sa unang revelasyon sa propetang si Muhammad na siyang nagtatag ng Islam. Naperwisyo ang mga namamasyal sa Quirino Grandstand sa Maynila. Nagkalat kasi sa parke ang sandamakmak na basura matapos ang isang pagtitipon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ito ang bumungad sa mga namamasyal sa Quirino Grandstand sa Maynila kaninang umaga. Sangkaterbang basura ng mga bote, plastics, tayro at supot ng mga pinagkainan. Inireklamo sa News 5 ng ilang namamasyal ang anilay dugyot na pasyalan. Parang dugyot, nakakaano naman kumain, tsaka ang baho. Hindi na itago ni Rovi mula Quezon City ang pagkadismaya sa inabutang kalat. Sobrang dami po ng basura.
Considering this is a park na ano, para sa mga bata, ang dami pong basura. Pag-jogging at pagmumuni-muni naman sa lugar ang pakay ni JR Varon, pero imbes na ma-relax, lalo raw siya na stress sa kalat. Parang hindi maganda sa mata, kaya lumipat ako ng pwesto kanina para lang magpapawis. Bago nito, may isang event na idinaos sa Quirino Grandstand bilang pagdiriwang sa Fire Prevention Month. Idinulog ng News 5 sa National Parks Development Committee o NPDC na siyang namamahala sa Quirino Grandstand at Luneta Park ang mga basura. Ayon sa NPDC, responsibilidad ng mga organizer na siguraduhin malinis ang Quirino Grandstand. Napaabot na rin umano ng pamunuan sa organizers ang problema sa naiwang mga kalat matapos ang event kanina. We already have coordinated dun sa client namin itong organization na to regarding po dun sa na-raise na concern na iniwan nila na marumi yung area. Yung aftercare ng event, it should be also a responsibility ng client na dapat iwan nila na malinis din yung area after their event. Iginiit ng NPDC na mas magiging mahigpit na rin sila sa pagbibigay ng permit upang mapanatili ang kalinisan at kayusan sa Quirino Grandstand na isang historical site. We will be of course stricter when it comes to yung ensuring na dapat ma-comply yung aftercare ng event sa mga venues po natin sa park. Agad naman nagpadala ng street sweepers at truck ang Manila LGU para mahakot ang mga basura. Bagaman hindi naman na raw bago ang ganitong eksena, sa tuwing may okasyon sa grandstand, panawagan nila sa publiko. Sa side po namin ng Department of Public Services, gusto kong manawagan sa mga tao na taong bayan na magkaroon naman sila ng kaayusan at kalinisan sa kapwa, sa kapaligiran. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Patuloy na kumakalat ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaalyado nating bansa laban sa mga agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ayon niya kay House Deputy Majority Leader at Special Committee on West Philippine Sea Chairperson Neftali Gonzalez II, aniya, palagi raw binabanggit ng Pangulo ang issue sa teritoryo sa kanyang mga meeting kasama ang mga leader ng bansang kanyang binibisita. Kabilang nga riyan ang Australia at Vietnam. Lagi rin daw pinaninindigan ng Pangulo ang territorial at sovereign rights ng Pilipinas sa ating mga teritoryo, kabilang ang Ayungin Shoal at Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nakuha naman ng Pangulo ang suporta ng Australia na magkasundo ang dalawang bansa na palakasin pa ang kanilang joint maritime activities. Tatlo sa bawat apat na Pilipino ay handang ipagtanggol ang Pilipinas sa mga kalabang dayuhan. Yan ang lumabas sa bagong survey ng Okta Research. 77% ng mga Pinoy ang handa raw makipaglaban. 23% naman ang hindi raw payag o handa. Base sa survey, pinakamarami sa mga gustong lumaban para sa bansa ay nasa 45 hanggang 55 years old. Isinagawa ang survey noong Disyembre. Susunod, dalawang lalaking nagrerenta ng mga sasakyan para nakawin arestado sa Batangas. Siyam na tripulanteng Pinoy nang na-hijack na barko sa Gulf of Oman, balik bansa na. At lalaki sa India, may mga pambabaing kamay. Paano nangyari yan? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Attorney, nag-awol kasi ako sa dati kong trabaho, tapos ayaw akong bigyan ng Certificate of Employment. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 1 ng Department of Labor and Employment Labor Advisory Number 6, Series of 2010, obligasyon ng mga employer na magbigay ng Certificate of Employment sa kanyang empleyado, current employee man, o natanggal na empleyado at kahit awol or absent without leave. Ayon sa Section 10, Rule 14, Book 5 ng Labor Code, kahit mga tinanggal o dismissed na empleyado ay may karapatan na humingi ng Certificate of Employment mula sa kanilang mga employer.
Karaniwan kasing ginagamit ang Certificate of Employment ng mga empleyado para mag-apply ng loan sa mga bangko o mag-apply ng visa para mag-abroad o mag-apply ng ibang trabaho. Subalit ang Certificate of Employment ay magsasaad ng simula at pagtatapos ng pagiging empleyado. Kaya maaaring ilagay ng employer na ang empleyado ay tinanggal dahil sa anumang paglabag o kung ang empleyado ay absent without leave. Attorney, paano kung ayaw ko bigyan ng COE ng dati kong employer? Unless, i-atras ko daw ang kaso sa DOLE dahil sa illegal dismissal na ginawa nila. Maaaring makasuhan ang employer ng unfair labor practice o paglabag sa Article 248 ng Labor Code kung ayaw kang bigyan ng Certificate of Employment. Maaaring idulog ang anumang reklamo laban sa mga employer sa Department of Labor and Employment o National Labor Relations Commission. At maaaring utusan ng DOLE o NLRC ang nasabing employer na magbayad ng multa at damages para sa empleyadong nagreklamo. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid.
walang kawala ang babaeng ito nang hulihin sa bypass operation sa Barangay Cota sa Lucena City kahapon. Kinilala ang suspect na si Alias An, 45 taong gulang. Nakumpiska sa suspect ang pake-paketeng shabu na may street value na higit 2 milyong piso. Narecover din ng mga pulis ang timbangan na ginagamit sa pagre-repack ng droga, pati bag at pera. Nakakulong na ang suspect sa Lucena Police Station at nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Santo Tomas, Batangas naman, arestado ang 2 lalaking miyembro umano ng isang carnapping group. Ang modus ng mga suspect, rentangay scam. Kunwari ay rerentahan ang sasakyan tapos nanakawin ito. Aktibo raw ang grupo sa Metro Manila at Calabarzon. Kinilala ang mga suspect na sina Roberto Baligat at Leonardo Dayo. Patuloy namang tinutugis ng mga pulis ang kanilang leader at iba pang kasabwat. Sa Binian, Laguna, 6 ang arestado dahil sa pekeng bentahan ng hulugang bahay. Ang modus ng mga suspect, magbebenta ng pasalung bahay. Manghihingi ng down payment pero hindi nila ito ibibigay sa may-ari ng bahay. Sa halip, ibubulsa nila ang pera at tatakbuhan na ang buyer. Nasa 700,000 piso ang nakulimbat sa biktima. Nakakulong na ang sospek at mahaharap sa reklamong estafa. Balik Pilipinas na ang 9 na Pilipinong tripulante na sakay ng na-hijack ng oil tanker sa Gulf of Oman nitong Enero. Minamadali na rin ng gobyerno ang pagpapauwi sa 8 pang Pinoy na naiwan sa loob ng barko. Live mula sa NAIA sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang kalusugan ng mga umuwing seafarers? Yes sir, maayos naman nga yung lagay ng mga kapatid natin na seafarer. Pero sa kabila niyan, sasailalim pa rin sila sa psychosocial intervention at debriefing para maibsan nga yung nakuha nilang trauma doon sa hijacking incident. Matapos nga ang 2 buwan ay balik Pinas na ang 9 na tripulanteng Pinoy pasado alas 4 ngayong hapon. Kabilang sila sa 18 Pinoy seafarers na lula ng na-hijack na St. Nicholas oil tanker sa Gulf of Oman. Una nang nakauwi sa bansa ang isa nilang kasamahan nitong katapusan ng Enero. May 2 pang uuwi sa susunod na linggo habang ang natitirang 6 ay wala pa raw kapalit na tao sa barko. Pero ang gobyerno handa raw ng mabilis ang repatriation sa mga natural seafarers. Pag itinaw ng Department of Foreign Affairs, hindi na hostage ang mga tripulante. Target umano na rin ng government ang mismong barko na dati nilang pagmamayari na ngayon nasa kustodiya na ng Amerika. Ang mga umuwing tripulante sabik na raw na makasama ang kani-kanilang pamilya. Narito ang pahayag ng DFA at ng OWA. Sila hostage per se kasi kusang loob silang na iwan doon dahil binigyan ng double salary. Kakausapin po muna natin sila kung makapag-decide sila na magsasettle na sila dito sa Pilipinas, then we will provide reintegration assistance po sa kanila. Jester, sabi nga ng DFA, pinakamatagal na ang buwan ng Abril para mapabalik yung natitirang mga tripulanteng Pinoy doon sa Oman. Sa ngayon, Jester, ay sinigurado naman ng gobyerno na nakakausap ng kani-kanilang pamilya yung mga tripulanteng na iwan pa nga doon sa Oman. Jester. Nag-uulat mula sa Pasay, maraming salamat, Rainiel Pawid. Ngayong Women's Month, kilalanin natin ang isang babaeng alagad ng sine. Ang kanyang mga obra, kinikilala sa pagtataguyod sa kapakanan ng kababaihan. Nasa frontline na balitang yan, si Bea de Guzman. Sa unang tingin, mapupukaw ka sa mga obrang ito. Mula sa putik, mano-mano itong hinuhulma ng 28 taong gulang na si Yana Engaño, isang pottery artist na mas kilala bilang Odang Putik. 4 na taong gulang pa lamang si Yana nang mahilig siya sa pagpuputik. Dahil laking probinsya ang mga laruan niya, gawa sa putik mula sa palayan. Pero may idea na ako nung bata pa lang ako na gusto ko, ito yung gagawin ko. Hindi naging hadlang ang kahirapan para magtapos si Yana sa kursong Visual Communication sa University of the Philippines, Diliman. Gamit ang 15,000 pesos na inutang ni Yana sa kaibigan, bumuo siya ng isang kakaibang art collection. Inspirasyon niya rito? Isang modelong may breast cancer noon.
Ang babae kasi ano eh, hindi lang naman katawan yung kaya mong ipakita, yung kabutihan na meron ka. Ang mga obra ni Yana, sumisimbolo sa respeto at dignidad na dapat matanggap ng mga babae. Malaya kang tunay o Felisa, oh Felisa, oh Felisa. Si Lynn Bahala, isang manunula at mga awit, naniniwala sa mensahe ng sining ni Yana. Mga tao kasi especially dito sa Pilipinas, masyado silang conservative. So, para sa kanila, parang ganitong simpleng bagay lang na it's just human anatomy. Pero para sa kanila, bastos pa rin pag nakikita nila 'yon. Ayun. So, kung ganun pa rin yung pag-iisip ng mga tao, paano tayo makakapag-move forward? Si Yana at Lynn nagtuturo ng sining ng libre sa iba't ibang komunidad. Dito sa Odang Putik Pottery Studio sa Quezon City, apat ang estudyante ni Yana. Like may madaming batang gustong mag-ceramics pero hindi nila afford. So, para sa akin, masaya ako na nandito, natututo. And then, balang araw, makakapagturo din ako. Ang dami mong makukuha na kaalaman while I stop studying po muna. Yung pag-aaral, your learning never stops kahit kung nasaan ka po. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin ito masubukan. 3, 2, para sa mga ibang gustong matutunan ang pottery, pwede po kayong pumunta dito sa Odang Putik Pottery Studio dito sa Tandang Sora, Quezon City. At meron silang promo ngayon na 2,000 pesos only for a pair. So para siyang 1,000 per head. So matutulungan niyo po lahat ng mga estudyante na nag-aaral dito ng libre para maipasa pa sa mga nakababata yung ganitong klase ng sining. Ang mga obra ni Yana, hindi lang basta agaw pansin. May malalim din itong mensahe ng pagpapahalaga sa kababaihan at malaking ambag nila sa lipunan. Bea De Guzman, News 5. Susunod, lalaki sa India, bakit kaya may mga pambabaing kamay? At Ed Sheeran nakisingalong along sa karaoke bago ang kanyang concert sa bansa. Huwag kayong BBTO, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Na gemstones ang mga babae, saka po nila ito inilalagay sa kanilang mga labi. Ang kilalang Egyptian queen na si Cleopatra VII, nagdudurog ng mga langgam at insektong cochineal bilang lipstick. May ganyang version din ng lipstick si Queen Elizabeth I. Ayon po sa mga eksperto, hindi lang basta pampaganda ang lipstick. Simbolo rin po ito ng pagkakaisa, lakas at kapangyarihan. Noong 1912 sa Amerika nga, naging malaking bahagi ng kilos protesta ang pagre-red lipstick para mailaban ng mga babae ng American suffrage movement ang kanilang karapatan para bumoto. At ngayon pong International Women's Day, may ipinaglalaban man o sadyang gusto mo lang madagdagan ang kumpiyansa, wear your lipstick on. Ipagdiwang po natin ang galing ng mga babae dahil ano pa man ang bihis, kulay at itsura, lahat tayo'y magaganda at mahalaga. Lagi po natin yung tandaan tulad ng aming paalala na ang K-Alaman at gaya po ng K-Alaman, lahat ng babae ay K-Yamanan. K-Okay.
Inaarang na naman ang China Coast Guard ang ating barko sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Ayon yan sa isang security analyst mula Amerika. Sa isang post sa X, ipinakita ng analyst na si Ray Powell ang tracker ng BRP Malabrigo at mga barko ng China nitong Webes. Kitang-kita raw dito ang panghaharang ng China sa ating vessel. Ang asul na mga arrow ay nirerepresenta ang barko ng Pilipinas na dinikitan ng pula at yellow na arrow na nagrerepresenta ng mga barko ng China. Sa isa pang post, sinabi ni Powell na hinaras din daw ng hindi bababa sa 2 barko ng China Coast Guard at 4 na Chinese militia vessels ang BRP Malabrigo habang paalis ito sa Panatag Shoal. Ang Panatag Shoal ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Isang oras na lang, maghaharap na ang Seoul SK Knights at Chiba Jets para sa finals ng East Asia Super League. At live mula sa Lapu-Lapu City, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Marty, kumusta na dyan? Jess, magkakaalaman na mamaya kung sino ang hari ng East Asia Basketball at ang mag-uuwi ng $1 million cash prize. Dito sa Hoops Dome Arena sa Cebu, magkakatapatan na ang Seoul SK Knights at Chiba Jets para sa finals ng East Asia Super League. Napalanunan na ng SK Knights ang Korean Basketball League Championship ng 3 beses, kaya sanay na raw sila sa pressure lalo ngayon sa East Asia Super League Finals. Ang Chiba Jets naman ng Japan nang galing sa impressive 7-game winning streak at sa momentum nilang league record na 53-game winning run sa 2023 Japan B League. Kaya kumpiyansa ang koponan na wala pa rin makakatalo sa kanila. Pero bago niyan, naglabanan muna ang anyang Red Boosters kontra sa New Taipei Kings para sa battle for third. Kahit hindi nakalaro ang fan favorites na sina Renz Abando para sa Red Boosters at Jeremy Lin para sa New Taipei King dahil sa injuries, todo pa rin ang bakbaka ng 2 koponan. Sa huli, nanaig ang anyang Jongkwan Jang Red Boosters. Final score, 78-76. Mapapanalo ng third placer team ang $250,000 cash prize habang $500,000 naman ang makukuha ng second place team. Jess, sa kabila ng mga laban, in attendance din ang iba't ibang mga sports personalities. Kabilang na dyan ang mga former PBA stars kagaya ni Jay Washington, Andy Siegel at pati na rin si Sol Mercado. Ilang minuto na lang, magtatapatan na ang Seoul SK Knights at Chiba Jets. Jess? Nag-uulat mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Maraming salamat, Marty Bautista. Isang lalaki sa India ang may mga kamay na pambabae. Paano nangyari yan? Naputol ang 2 braso ng lalaki na isang pintor. Hindi na idinetalye kung paano ito nangyari. Pero nitong Enero, sumailalim siya sa double limb transplant nang may nagdonate ng 2 kamay. Ayon sa mga doktor sa India, isang babaeng brain dead na ang organ donor. Tagumpay naman ang operasyon na itinuturing na kauna-unahan sa India. Ayon sa mga doktor, maayos nang nagpapagaling ang lalaki. Susunod, British singer-songwriter Ed Sheeran, may kwelang karaoke session bago ang kanyang concert kagabi. At sa viral yan, asong nag-ala bibe sa TikTok. Trending! Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend.
frontrunner na sa Global Drag Show, may world tour pa ang Pinay drag queen sa UK na si Marina Summers. Ang British singing sensation namang si Ed Sheeran, trending sa kanyang karaoke session bago ang kanyang concert sa bansa kagabi. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Singing out loud ang peg ng Pinoy Cheerios sa The Mathematics Tour ng British singer-songwriter na si Ed Sheeran sa SMDC Festival Grounds kagabi. Siyempre, kinanta niya ang ilang classic hits tulad ng Lego House. Perfect! Iba. Pero ang isa sa mga highlight ng gabi, si Ed nakijamming kasama ang ating Pinoy folk pop band na Ben and Ben sa awiting Maybe the Night. Bago yan, siniguro muna ni Ed na ma-enjoy niya ang full Filipino music experience sa pagkanta sa karaoke. Kasama syempre ang isa pa niyang guest na si Callum Scott. Winner, diba? Magpapatuloy ang The Mathematics Tour ni Ed sa March 16 sa Mumbai, India. Isa pang winner! Manila to the world, drop it hot like it made up ice. Ang performance ayan sa international show ng Drag Race versus the World ng ating Pinay drag queen na si Marina Summers. But wait, there's more! I feel proud as a Filipina walking on the world stage wearing this amazing top-tier drag. This. Dahil sa husay na pinakita ni Marina, wagi siya sa latest episode ng show. At kasunod ng pagkapanalo niyang yan, all set na siya sa kanyang world domination sa nalalapit niyang world tour hanggang Mayo. Sa ngayon, ongoing pa rin ang kanyang Drag Race UK versus the World journey. At sa kanyang naiipon ng wins, isa na siya sa itinuturing na front runner ng palabas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Maaga namang natapos ang Miss World journey ng ating pambatong si Gwendolyn Fernyol sa Mumbai, India. Bagamat nag-qualify sa lahat ng fast-track challenges ng pageant, hindi nakapasok sa top 40 si Gwendolyn. Maraming pageant fans tuloy ang nagduda sa resulta. Sa huli, ang European beauty na si Miss Czech Republic, Kristina Pisco, ang nag-uwi ng corona. Hanggang ngayon, iisang corona pa lang ang naiuwi ng Pilipinas sa nasabing pageant sa pagkapanalo ni Megan Young noong 2013. Na kapagsuot ka na ba nung hanggang ngayon, uso pa rin na ducky hair clip? Meron ako actually sa bahay, meron siyang pink na ribbon. Pero doon lang siya sa bahay, hindi ko masuot-suot sa labas. Kami kasi nakapagsuot na kami sa Good Morning Kapatid. Pero alam mo ba, Nikki, hindi lang tao ang pwedeng magsuot niyan. Sa Caloocan, isang aso ang naging instant duck. Tatlong bibe akong nakita. Are you mad? Can I see your face? You're so pretty nga iyo. Yan si Miru. May duck muzzle siya at duck clip kahit na isa siyang shih tzu. Kwento ng kanyang fur mom, tahol ng tahol si Miru tuwing meron siyang work from home meeting. Kaya tinatakpan niya ang bibig nito. At para complete costume, inipitan niya si Miru ng duck clip. Cooperative naman daw si Miru sa trip ng kanyang fur mom. May treats din siya lagi kapag well-behaved. Pet accessory na rin siya pet ngayon. Pet accessory eh, na rin. Eh. Basta, ano, tawag dito, siguro din hindi masaktan yung aso. Yes. Diba? Pero tagal na rin yung trend na yan, oo, ha? Oo, actually, may mga versions niya. Ang nauna niya, naalala mo dati, yung parang bean sprout. Ah, talaga? Hindi ko na catch yun. Okay. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki De Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.